outskirts. Maaaring ito'y maging pulis o miyembro po ng ating hukbong sandatahan. Hindi pa po natin alam, kaya nga po sabi ko, mariin pong pinag-iisipan ito at yung pagsusuri po sa lugar ay papasok po muna bago magkaroon ng final na desisyon. Pero nagbigay na po ng abiso ang ating mga local officials saka ang ating mga kababayan dyan na yan ang kanilang ninanais. At ang sabi po ng mahal na Pangulo ay maaaring pagbigyan yan, pagplanuhan na lang po ng ating sa hukbo. Sir, natukoy na ba natin yung nagpasabog talaga doon sa IMA sa mga PSP? Mauling group ba talaga? Yan po ang pinakamatibay na nakikita nating pruweba dahil sa mga sumunod na kaganapan nung matapos na nangyari yung pagbobomba. Kasi may mga impormasyon tayo talagang pinaghahawakan na gagawin nila yan upang maiwasan yung pagpasok ng mga ayuda na para sa sundalo at saka mga relief items o anumang tulong na kinakailangan po ng ating mga kababayan. Anong nangyari? Malusutan pa rin kayo kung may private? Tell you that the battle space is a very big area. Guarding every inch of it is going to be a hard task. And I would go back to the adage of looking for a needle in a haystack, if I may say so, if you will score the whole area. Our primary concerns have been roadways and thoroughfares where public conveyances go through. Well, unfortunately, one vehicle may have passed there a few minutes prior to the convoy and may have just dropped it on the side of the road. So that essentially may have been a factor. So unless you put an element or an individual to guard every inch of the roadside, then this could not have happened. But that not being the case, we have to confront challenges. That's why we always call upon the community to always be a partner with their security sector members, because every inch of your community is vitally important for our kababayans. Sir, informed ba yung ano, sir, mga PSD personnel of that potential threat? Inform lahat po ng ating tropa, alam po nila yan, kaya nga po sila naka-convoy at wala pong gumagalaw na isa-isang sasakyan. Kaya nga ang maganda po doon, pagkatapos po ng pagbobomba, nakapag-react po ng maayos yung mga kasamahan nila sa ibang sasakyan. Kaya nga po sila nadala sa evacuation area at the soonest possible time, as well as the appropriate immediate action drill was performed by our troops. So if they were not in a convoy, it would have been a different story. Well, what did they do, sir? Ano ginawa nila after receiving the... When the bomb exploded, they mean, sir, prior, nung na-receive nila yung potential... Nagki-clear po tayo dyan. Lahat po ng daanan dyan ay pinapasadahan po ng ating mga tauhan base sa kanilang available resources. So kung meron po tayong operasyon, pinag-divide po natin ng ating tauhan sa nakatuon sa opensiba at yung mga nagsisecure ng ibang areas. Lahat po yan ay may ginagampan ng kanya-kanyang tungkulin. Pero tulad nga po ng sabi ko, hindi po ganun kadami ang ating mga tauhan, kaya kuminsan, fact of life po yan, na talagang may mangyayari po na malulusutan kung may pagkakataon. At dito nga po, yung pagkakataon na yan ay nagawa po. Ang nangyari po siguro dyan ay may civilian na mga nakamotor o nakasasakyan, tulad na nabanggit ko, na dadala yung supot, tinabilang sa 100 at alam nilang may dadaang convoy dahil markado po yung convoy na yon, yun po ay military vehicles at alam po nila kung saan nanggagaling. So gawan nyo na lang po ng konting computation at alam na nila na dadaan yun sa lugar na yon. So let's not speculate too much, and the insinuation that is being churned out by propaganda groups saying and accusing the military that they're contriving or just making this up is totally untrue. And in fairness to our soldiers who are sacrificing their lives, we should not believe any of these lies. Sir, wala bang checkpoint na naka-establish? Mayroon po, pero tulad nga po ng nabanggit ko, hindi po lahat ng lugar ay kaya nating bantayan. Kaya kinakailangan po nagtutulungan tayo. Sir, are we going to put two for an additional troops to force to the remaining multi-group this year?
I cannot discuss operational details at the moment. Pardon me if I have to beg off from answering that question. Yung PNP po, sabi daw po may 3 terror cell na na-monitor dito sa Metro Manila, sir. What's the effort of the arrest of the... Ang pagbibigay po ng seguridad sa buong kabayanan ng Maynila ay lead po ang ating kapulisan. At ganun din sa lahat ng kanayunan sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Kami po ay handang sumuporta kung may kinakailangang ayuda na hihingi ng ating kapulisan sa pamamagitan po ng ating naka-standby na unit, ang JTF-NCR. Ready po sila 24/7 upang makipagtulungan. Sa ngayon, wala pa po kami nakukuhang abiso o request, kaya naka-standby lang po ang ating mga tauhan. Sa pag-collect naman po ng intelligence information, nakikipag-share po tayo sa kanila. Pero tulad ng sabi ko, nangunguna pa rin po ang kapulisan dito at suporta lang po ang armed forces. Sir, ano ang take ng AFP sa sinabi ni Pangulo Duterte na handa siya kung ipag-usap sa mga UTE kung gusto nila? Ayaw naman niya mag-declare ng GIA against them. So, peacefully dapat resolve na yun. Nagbigay na kami ng pahayag na lahat po ng maaring usapin upang wakasan ang ating pakikipagbakbakan sa kapwa Pilipino ay suportado ng armed forces. Alam nyo, mahirap po ang makipaglabanan at makipagpatayan sa kapwa Pilipino. Kadugo po natin ito, kabayan po natin at sarili nating lahi. Iba pong usapan, kaya kung maiiwasan at magkakaroon tayo ng katahimikan, mas mainam po para sa lahat. Yan po maaari ang pinanggagalingan ng ating mahal na Pangulo bilang Pangulo po natin at Ama ng Bayan. So, in our case, in the interest of justice and of those who are affected by all this violence, for as long as these elements to whom the message was addressed lay down their firearms or the instruments of violence and come out asking that they be given a chance for a second chance at life, then we will assist by all means because these are Filipinos. Some of them may have been misled, and we are willing to misdirect their lives for more productive endeavors. But if they have arrest warrants or have been involved in certain violent activities and have been sentenced in court, then they must answer for their crimes in accordance with the rules of justice. Sir, yung binabagay kanina ng chief, yung status din daw sa mauti yung answer kanina na responsable sa US Embassy. Inaalam pa po natin yan. Tulad nga po ng sabi ko, ang lead nga po dito ay ang Philippine National Police at binibigay po namin sa kanila lahat ng pruweba at maaari nating makuhang impormasyon para makasuporta sa kanilang ginagawang investigasyon. Yung sir, sir, yung may binabagay sila na alert number 3. Hindi pa naman po kami naabisuhan. Kaya nga po ang constant panawagan namin ay makipagtulungan po ang buong komunidad. Tulad nga po ng nabanggit ko, the provision of security in every community is a responsibility not only of your policemen or your soldiers, but of every citizen in the community. If every member of the community does his or her part, then we can better secure the community. And what can they do on their part? To be alert, to be always on the lookout for suspicious characters around their communities, and for items that are being left on the side, unattended, and have this brought to the attention of our authorities. They may be your local tanods, your barangay officials, your police, or your soldiers who may be in the area. So, it's a call upon the community to be a partner. Kung gusto natin ng pagbabago, then kinakailangan may kanya-kanya po tayo dapat responsibilidad na gaganapin. At kailangan magtulong-tulong po tayo. Kasi yung threat na nanggagaling o yung banta na nanggagaling po dito sa ganitong klaseng mga problema ay maaring naandyan lang lagi. Maaring may alert level tayong sinasabi, maaring wala. Pero naandyan po yung bantang yan, hindi po nawawala yan. At alam naman po natin ang mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. So ganun naman po ang aming panawagan. Let's not wait for an alert level to be declared, just to be on the lookout and to help our security forces. 24/7, let's partner with each other, let's do our part,
as citizens of this nation who are concerned for their fellow kababayans and others. Meaning, sir, having said that, we're not going to increase our alert level. Again, there is no increase of alert level in the armed forces because we are not in possession of any information that should tell us to do so. Ang ating pong pinagawa kang impormasyon ay wala po sa level na dapat mag-angat tayo ng anumang alerto. So sa ngayon, angkop pa lang po ang ating status at normal po ang takbo ng ating mga pamumuhay dapat. Ang banta po ng terorismo ay hinahangad nila na sirain ang normal na takbo ng buhay ng bawat mamamayan upang sirain ang kalakalan, ang ekonomiya at ano pa man na kaya nilang sirain sa pamamagitan ng pananakot. Kaya kung tayo po ay hindi magpapatakot at normal lang na ating gagawin ang ating dapat gawin upang umunlad ang ating bansa, then maayos po nating magagawa na ipaunlad ang ating bansa. Ang hinihiling lang po namin, tulad ng aking inulit kanina, ay makipagtulungan po tayo. Ang bawat mamamayan ay may kanya-kanyang responsibilidad na dapat gampanan. At ito ay pagiging alerto at maging mapagmasid sa paligid niya. Sir, with regards to the incoming turnover here, have we submitted the recommendations, sir, yung BOD, sir, for the next trip of Tungkol naman po sa pagpapalit ng ating hepe, ang ating pong butihing Chief of Staff, si General Ricardo Visaya, ay umiikot na po sa iba't ibang kampo upang magpasalamat at magpaalam po sa ating mga kasundaluhan. Sa katunayan nitong kahapon, galing na po siya ng Southern Luzon, Kuman, at siya po ay nagpaalam at nagpapugay sa ating mga kasundaluhan at nagpasalamat sa kanilang serbisyo, lalo na nung siya ay commander nila. Ngayon naman, ang ating Chief of Staff ay nakilahok sa ating Secretary of National Defense at saka sa mga personnel po ng buong hukbong himpapawid, no, ng Philippine Air Force sa pagdating ng dalawa pa nating bagong FA-50 fighter jets. So dumating po ito ngayong umaga at sinalubong po ito ni Secretary Delfin Lorenzana, ang ating kalihim ng Tanggulang Pambansa, at kasama niya po doon si General Visaya. Kung nag-meet na po sila upang magrekomenda ng kapalit niya, hindi po namin batin. Aming pagkakaalam ay wala pa po. Sir, besides Solcom, ano pa yung nabisita ng Chief of Staff? Nanggaling na rin si Chief of Staff sa Fort Magsaysay. Yan pa lang po ang aking nakuhang impormasyon. At siya ay bibisita pa sa Mindanao upang itong sa susunod na mga araw na to, maaaring over the weekend, para makapagpasalamat. Tapos na rin po siya sa Eastern Mindanao, Kuman, about a week and a half ago. And he has already thanked the troops of the 10th ID, as well as of Eastern Mindanao, Kuman, and the units that are assigned there. Kailan ba sa nagsimula ng paalam sa mga tropa si Chief? About a month ago, nagsisimula na talaga siya, nung alam naman niya pong nakaset ang kanyang retirement. Sir, balik lang ako doon sa Maute. Ilan na lang sila ngayon? Ang bilang po na ating napag-alaman sa datos na hawak natin at the very beginning of this year is that there are about 200 or less than 200 of them, and about 70% of who them are in possession of a firearm. But we need to validate that towards the end of the year because of the recent developments that we had this last 2 weeks. Sir, yung mga casualties natin sa Maute, do we have bodies? We have various means of confirming the dead on the part of the enemy. Most of them are human and what have you. So yung body count, hindi po natin nakuha yan dahil may tradition po na dapat nililibing nila. Kaya kung maaari, ang ganilang ginagawa, mientras na may matay sa kanila, libing po kagad sa mga undisclosed grave sites. So sa clearing operation natin, isa yan sa mga subject ng ating ginagawa upang kumpirmahin. Pero those numbers that were given to you had confirmation from various sources according to our troops in 103rd. Nakuha niyo ba yung names ng mga yun, sir? We have some of their names. Sir, if we killed 60 of them in Buti, yung 140 ba, significant number pa rin ba yun? Anyone with a firearm in possession is always a threat to the community. Na if either if there's one or two or what have you, it's still a threat to the community and it needs to be addressed. So that's 261. Since we're not talking about statistics here, what we're actually very much concerned about is the level of the threat. So that's what we are addressing. So their numbers might be lesser than that,
And hopefully it is, because of the recent skirmishes we had last February and the offensives in May. But the numbers may be different already. That's why we need to make a validation towards the end of the year to ascertain the numbers that we have had earlier in the year. There have been so many developments, and this will be taken into consideration. It could be less, yes. Kaya nga sabi ko, Robina, isa mang tao may hawak ng baril ay isa pa ring banta sa komunidad. So, dalawa man sila, 10, 100, maski isa lang siya na may hawak na IED, banta pa rin sa komunidad at kinakailangan i-address. Sir, how's the condition of the IDP, sir? Gusto na daw bumalik sa mga bahay nila. Yun nga po ang aking sinasabi, yan nga po ang kahilingan nila, kung maaari makabalik sila sa madaling panahon dahil naantala na lang kabuhayan. So yan po ang ating sinisikap na gawin, kaya nga po minadali natin ang pag-clear ng mga lugar na kung saan nagkaroon ng matinding bakbakan. At ang ating pong konsiderasyon, tulad ng sabi ko, ay yung mga patibong na maaaring iniwan. So yung mga residente dyan ay kinakailangan ganap na may peace of mind na pagpunta nila dyan ay safe sila. Kaya yun po ang sinisikap natin. Even at the risk of the lives and limbs of our troops, because that's a slow process. It's a very careful, slow process when you clear an area. And many of you have seen news reports of the risk involved. How long, sir? As I mentioned, the main built-up area has been cleared. So that will pave the way for the return of those areas to our local officials, who will in turn make the decision to allow their constituents to come back. Lahat ang diversionary tactic po ay maaring gawin maski anong oras at ng maski anong grupo na maaring sumusuporta sa kanila. At hindi po natin tinatanggal yan sa equation. Kaya dapat lagi po tayo handa. Sir, wala pong dadyan na binigay si Presidente? Wala po. Ang gusto niya ay matapos ito sa madaling panahon dahil gusto niya maging tahimik ang ating bansa. Sa atin namang kampanya laban sa Abu Sayyaf dito sa lugar ng Hulo at sa Kabasilan, matagumpay nating na-neutralize ang ilan sa kanila na nagkukuta sa isang isla malapit sa Hulo. So ito yung naganap na accomplishment ng ating mga rangers na nabigyan po at naatasan na tingnan yung kanilang presensya sa isang isla. Hindi ko lang po maalala kung yung pangalan ng isla dahil medyo ilang araw na po nakakalipas. Pero nagawa po nila ang kanilang trabaho. May napatay po sila doon na dalawa, kung di ako nagkakamali. At may na-recover po silang mga armas. Pati na po yung pinaka-importante ay yung lulan pandagat, yung kanilang fast boat. Na may dalawang, isa pong fast boat ito na mayroong dalawang outboard motor. Kasi ito po talaga ang kanilang instrumento na ginagamit upang makalapit sa mga tripulante na nasa kalagitnaan ng dagat. At nagbibigay sa kanila ng kapasidad upang maakyat ang mga barko para mandukot ng mga kinukuha nilang kidnap victims. Sinabi ni General ni AFP Chief of Staff Isaya na tatapusin nito yung term. I think tatapos na yung term niya within 6 days or so. Tulad nga po ng... Matagumpay ba o... Yes, matagumpay naman ang kanyang binigay na guidance at ang ating assessment. Base na nga sa sariling salita ng ating Chief of Staff, sinabi niya, yung indikasyon na nagtatagumpay tayo ay yung pag-surrender ng marami sa kanila, lalo na sa lugar ng Basilan. So, yan ay isang gauge at isang factor na malinaw na nagpapatibay na may success yung ating ginagawang kampanya. Is there any update doon sa nabuhang mga Vietnamese sailors? Wala pa rin po. Patuloy pa rin po nating sinusuri ang eksaktong lugar na pinagdalan sa kanila. At hindi pa rin po tayo nakakuha ng matibay na datos na nag-indicate kung saan. Yung German national. Ganun din po yun. Patuloy pa rin po ang ating intelligence build-up. Sir, pero ilan na lang members ng ASGM so far? Ballpark. I have no data on the ESG right now, but the last data that came out was about between 300 to 400. As of what?
That was about a year ago. More than a year ago. So, I need to look at it. Mayroon kasi may mga dumagdag. May mga dyan. I need to look at it. Sige. So, yun lang po. Maraming salamat. At bilang pangwakas, nais ko lang pong ipaabot ang pasasalamat ng buong armed forces nyo sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga kasundaluhan na nasa harap po ng kaguluhan dyan sa may Mindanao. At ang aming pong pakiusap, lalo na po yung binanggit ko kanina, sa ating mga kababayan, sa lahat ng dako ng kapuluan, makipagtulungan po tayo sa ating mga otoridad, maging alerto po tayo, mapagmasid sa paligid, at tingnan po natin at suriin na mabuti ang mga pinagpupuntahan nating mga lugar. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Sir, Ang area ko lang. Total number? Oh, yung camp na nabisita dito. So far, since we started. Ang dami niya. Fort Magsaysay, Ranger Camp. Wala akong tally eh. Kapagawa ko, papa-research ko. Ano lang? Ilan lang? Ibigay mo sa akin lahat ng requirements mo. Text mo sa akin. Ilan.